Hello, magandang araw mga kababayan. So, may re-reactan tayo dito. Bago akong mag-start, napapansin ko ano, pagka halimbawa nagre-react ka tapos hindi maganda yung ano, yung sinasabi mo. Marami nagagalit. Hindi yata alam dito sa Pilipinas kung ano yung meaning ng reaction video. Diba? Ang reaction video ay kahit kailan hindi dapat maging scripted. Hindi, pwede ka magsulat ng thoughts mo, ano. Pero yung isusulat mo, hindi dapat imbento yun eh. Nanggagaling dapat sa puso mo yun at isipan. Kasi nakikita ko, misconception ng reaction video. Kailangan pinupuri mo yung ano, or pinapaboran mo yung nire-reakan mo. Yun kasi yung gusto ng karamihan. Pero minsan kailangan may sabihin ka rin na totoo. Totoo talaga, as in totoo. Diba? Hindi pwedeng laging ini-expect mo pag magre-react ka ay maganda lagi ang sinasabi mo. Diba? Sabi mo, puro mali na lang ang nakikita mo. Diba? Pero dun sa nagsasalita, ang gusto niya lang mga puro magaganda ang nakikita. Anyway, start tayo. May nakapag-forward sa akin ng video. Diba? Parang ngayon ko lang nalaman to. Diba? Pero ang subscribers niya 48,000.3k. Ang name nito ay si Maestro Ozzy. Panoorin natin 'tong video na 'to. 'Di ba? Finorward sa akin 'to eh. Yeshua, masaya mga kamaestro. Nandito tayo ulit. At kita niyo naman mga kamaestro. Ganda ng camera niya, ano? Malino. Dapat yung mga ghost hunter, ganito camera nyo. Tatandaan nyo ba yan? Diyan tayo nag-ghost hunting nung alas 12. At pupuntaan natin kasi yung tawag dito, yung kapre na nag-ghost hunting natin dito sa paranormal nung nakaraan kong upload. Doon pa lang, men, eh. Kapre na nag-ghost hunting natin, men. Di ba? Doon, ewan ko paano naging maestro to. Hindi, nagsasabi ako ng totoo ha. Paano ka naging maestro? Nag-ghost hunting ka ng kapre. I mean, iba ang ano, iba ang ghost sa kapre. Tingnan natin definition ng ghost. Doon pa nga lang nag-ghost hunting daw ng kapre. I mean, ano ba meaning ng ghost? Ghost meaning apparition of a dead person, 'di ba? Apparition of a dead person, which is believed to appear or become manifest. Ito general truth to, hindi ko inimbento to. 'Di ba? Magkaiba yung mga laman lupa sa multo, sa mga elementals, 'di ba? Hindi ako marunong sa paranormal, pero nagbabasa naman ako, 'di ba? Minsan hindi natin alam sa tao, nag-iimbento na lang para alam mo 'yun, men. 'Di ba? Simpleng ano, let's say ano nga si Maestro Ozzy, may nalalaman, pero yung minsan hindi, let's say talagang malalim ang nalalaman ni Maestro Ozzy, ano? Pero yung mga simpleng bagay na ganyan, dapat hindi mo nineneglect 'yan, 'di ba? Parang halimbawa, napakagaling mo na mekaniko. Diba? Pero yung mga term na pagasolinahan mo nga ng diesel yan. Diba? Diba? Bumili ka nga ng Colgate na close up. Hindi, siguro subconsciously, ano, hindi naman intentional na magkamali siya. Pero men, nasa ano ka eh, nasa influencer ka eh. Dapat lahat ng sinasabi mo tama. Bagamat hindi ko sinasabi maging perfecto ka, pero it is obvious na napaka-technical nung term para pamaliin mo. Okay lang sana mali ka sa grammar. 'Di ba? Lahat naman tayo nagkakamali sa grammar. Pero supposed to be kasi yung mga ganyang bagay, expertise mo 'yan eh. Diyan ka magaling eh, tapos masisilipan ka ng ganun, 'di ba? Ghost hunting yung kapre. Man. Mas mapapatawad ko pa kung mali yung grammar mo. Lahat ako din, nagkakamali din ako ng grammar. 'Di ba? Kita nyo naman mga kamaestro. Natatandaan nyo ba yan? Diyan tayo nag-ghost hunting nung alas 12.
At pupuntahan natin kasi yung tawag dito. Parang 10 minute rule din to eh, no? Yung kapre na ghost hunting natin dito sa paranormal, nung nakaraang kong upload sa ghost hunting, yung tinanggap ko ang hamon nyo, may binibigay sa akin mutya, pero hindi ko napuntahan. Ngayon, tinatawag ako mga kamestro, at samahan nyo ko na hanapin ang mutya na yun na binato sa akin nung dati. So, mga kamestro, i-start na po tayo, at kailangan natin gamitin ang ghost tube. Okay, ghost tube. Ito, para sa akin, maestro ka eh. Ba't magre-rely ka sa isang application na ganyan? Alam mo namang hindi reliable yan eh. Diba? Anyway, hindi kasi pag nagagamit ka ng application ng cellphone, inuulit ko ano ba ang rason kung bakit wala akong tiwala sa mga application sa cellphone. Kasi ang cellphone ay mini computer. Yung mga application na i-design mo gamit to ay programmable. 'Di ba? Halimbawa, yung ghost tube mo, pwede mong kargahan kasi ayan oh, nakalagay nga oh, 851 words loaded nakalagay. O yan oh, 861 ba? O whatever number yan, words loaded. Ibig sabihin, may nakaload na words dyan na random na lang na ibabato. Diba? Para sa akin, hindi reliable to. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung mag-ghost hunting kayo, mag-invest kayo sa totoong equipment. Yung ano bang katumbas nito sa totoong equipment? Ovilus 3. Ovilus 1, Ovilus 2, Ovilus 3. I-research nyo kung ano yon. Ovilus, Ovilus na device. Hindi ganito na application kasi, di ba, hindi naman reliable to eh. Hindi, magpatuloy natin. Hindi, maestro, si baka sabihin mo, binabash kita ha. Kasi ang daming red flag sa ginagawa mo. Maestro ka man eh, ba't ka magre-rely? Actually, kahit totoong Ovilus to eh. Di ba? Bakit ka magre-rely sa isang cellphone application? Hindi ba meron kang power? Kasi maestro ka eh, by yung tawag sa iyo, maestro ka. 'Di ba, men? Okay. Start na natin mga kamaestro. And 1 2 3 4. No 1 2 3 4. Ganda na intro niya, no? Pang paranormal talaga. Ngayon mga kamaestro, tingnan natin ang message sa ghost tube. Gamit natin ghost tube mga kamaestro. Legit to mga kamaestro. No, hindi. Tawagin may it is sinasabi ko sa inyo eh. Di ba? Nagki-claim kayo ng isang bagay. Hindi sana lahat ng ghost hunter ginagamit na yan. Ikaw naman. Di ba? Yung mga international ghost hunter. Huwag kayong magki-claim ng bagay na wala kayong backup. Pag sinabi mo legit yan, 'di ba kahit gamitin ko nga 'yan dito eh. Magge-generate ako ng words dito. Nandito pa ba yung ghost tube ko? 'Di ba? Ito ghost tube. Bubuksan ko ha. Sabay tayo mag-monitor ng ano. 'Di ba? Sorry. Oh, bigla mo may nag-sorry na agad sa akin oh. 'Di ba? Kabubukas ko pa lang, men. 'Di ba? Huwag kang magki-claim ng bagay na legit. Parang panluloko to eh. Nanluloko ka ng mga nanonood mo eh. 'Di ba? F. Okay, sensor. Dito na sense yung mga energy, frequency na related sa lahat. Sinungaling ka na naman. EMF daw. Nasi-sense daw yung energy at frequency. 'Di ba? Milligauss ang sinusukat ng EMF detector. 'Di ba? Ano ba ang meaning ng EMF? Ang meaning ng EMF ay electromagnetic fluctuation. Pwede ring electromagnetic field eh. 'Di ba? Kasi ang sinusukat niya, when you say EMF meter, yung mga K2 meter na tinatawag, yung mga legit na K2 meter, electromagnetic fluctuation kasi yung inaano noon, sinusukat, 'di ba? Or siguro ibig sabihin ng EMF electromagnetic field, 'di ba?
Nalilito ako doon sa dalawa eh. Kasi pag ni-research mo yan, dalawa yung meaning na lumalabas na ng EMF meter. Electromagnetic field meter or electromagnetic fluctuation meter. Yung fluctuation ng electromagnetic field. Yan ang sinusukat noon. Kasi nga, ayon sa research, ang mga multo daw ay gawa sa energy. Diba? Dahil gawa sa energy ang mga multo, may kakayahan sila na magpalobat ng gadget mo, 'di ba? Magmanipulate ng mga electronic devices. Kaya nga the only way para ma-detect sila ay through EMF meter. 'Di ba? Please lang naman, 'di ba? Maestro ka pa naman, wag kang, let's say ganito, no, mas maganda pa sana magsalita ka ng bagay do sa expertise mo. Ano ba expertise mo? Dahil maestro ka, siguro yung pagko-communicate mo sa ano, pero yung sa mga scientific devices, kung kapos ang nalalaman mo, huwag ka na magsalita, man. Diba? Ako yung nahihiya eh. Hindi naman ako magaling sa ganyan, pero the power of reading, ano, yun ang kakampi ko. Hindi ako expert sa ganyan. Saan ba, ano ba main purpose ng EMF meter? Hindi ko alam. Diba? Para sa mga electrician ba yon? O kita mo, hindi ko alam. Pero alam ko yung ano, yung meaning nun. Na hindi nag-ano ng frequency yon. Ano bang frequency yung pinagsasabi mo? Diba? Milligauss ang sinusukat ng ano. Kasi nga, ang, diba, ang measurement ng length ay maaring centimeter, feet, meter. Diba? Yan ang mga sukatan sa length. Sa light naman, candle power ba? Diba? Sa temperature naman, degrees, Fahrenheit, ganyan. Sa electromagnetic field naman, milligauss. Diba? Yan ang unit of measurement. Diba? Oh, naalala ko pa yung ano. Hindi ko alam, candle power ba sa light? Ah, lumen. Ano? Lumen yata sa light. Sa flashlight yan. Anyway, ano, you know, you get the idea naman doon sa sinasabi ko. Bagamat malabo, di ba? Kayo naman, men, di ba? Paano nangyari frequency? Anyway, pagpatuloy natin. So, usapin natin ito, guys. Ito. Ayan yung bahay ng, ano, ng kapre na nagparamdam sa atin nung dati, last month pa yon. Okay guys, ngayon kakausapin natin, ha, sa pamamagitan ng Ghost Tube, kasi hindi tayo pinapahintulutan na magsayita sila. Kasi bagong kilala ko pa lang tong kapre na to, kailangan pa natin tong kaibiganin ng ayos. So, hindi pa siya makapagsalita nang marinig talaga ng mat... Wait ha, nag-gets ko kasi, may isang video ako ipupull dito. Nareactionan mo si Bimby. Diba? Si Bimby, ano yung mga pinagsasabi mo dito kay Bimby? Karga. Kargado ng dasal to si Kuya Bims. Malalakas yung ta... Magkamukha kayong dalawa. Magkamag-anak ba kayo? Tanga niya, ramdam na ramdam ko. Protektadong protektado. At handa ang handa, preparado. Halatang ano, makikita mo sa kanya na sanay na siya sa ginagawa niyang ghost hunter o paranormal. Ginagawa bang ghost hunter tsaka paranormal? Anyway... Diba, dito, pabor na pabor ka kay Beams. So, it shows naman na parehas kayo ng style. Diba? Pero ang pinagtataka ko dito, men, sabi mo, hindi mo makausap yung kapre. Kasi bago pa lang. Eh, bakit si Bimby? Panoorin mo yung unang encounter ni Bimby sa kapre. Nakausap niya agad. Diba? Nakausap niya. Ikaw, mahina ka pala eh. Mas malakas pala si Bimby kaysa sa'yo eh. Panoorin mo yung kauna-unang episode na nakausap. Duwende nga eh. Kakakilala pa lang ni Bimby, nakakausap niya na agad eh. Ikaw mahinang klase ka pala, men. Di ba? Maestro-maestro ka pa. Nang normal na tenga natin. So, nakakausap ko sa third eye, sa aking spiritual eye. So, para maka-join kayo mga kamestro. Feeling ko fraud to talaga. Di ba? Dahil kung hindi ka fraud, debate tayo. Dito natin ipapadaan sa Ghost Tube.
Malamang mapapanood mo to at mapipikon ka pag napanood mo tong reaction video ko sa'yo, di ba? Niyaga naman tayo, okay? Ito. Kaibigan kong kapre, ah, nandito na ako ngayon. Ang tagal mo akong hintay. Kamusta ka naman dyan? Saan? Okay. Iba to. Diba? Ganito kabias tong mga to. May tinatawag tayong confirmation bias, 'di ba? Pag may isang bagay na ano, na pabor doon sa ginagawa natin. Ganito kasi gumana ang confirmation bias. Natutunan ko to kay ano sa legal counsel natin eh. Si Irvin Chubal, 'di ba? Ang confirmation bias kasi ito yung mga bagay na alam mo nilulusot mo sa iyo na ganito halimbawa. Manghuhula ako ano, 'di ba? Hinulaan kita na oy, mamaya makakaranas ka ng swerte. 'Di ba? So, mamaya daw ano, mamaya. So, mamaya kahit paglabas mo, 'di ba? Dahil may confirmation bias ka sa sinabi ko. 'Di ba? Pag lumabas ka ng bahay niyo, nadapa ka. I-ignore mo lang 'yon. Kasi naka-focus ka sa ano eh. Naka-focus ka sa sinasabi ko na suswertehin ka mamaya eh. Di ano, naglalakad ka uli. Saktong nakaapa ka ng e-back naman. I-ignore mo pa rin 'yon, 'di ba? Kasi inaasahan mo may swerte kang makakamtan ngayong araw dahil sinabi ko as manghuhula. Ngayon, umupo ka sa jeep. Doon sa jeep, may nakita ka na ano na 20 pesos na naka ano lang. Tapos kinuha mo yung 20 pesos, sasabihin mo na lang bigla, ah, ito yung sinasabi ni Bungo, nasuswertehin ako ngayong araw. 'Di ba? Despite na maraming kamalasan ka naranasan, ang talagang na-relate mo lang sa sinabi ko, yung nakakuha ka ng 20 pesos. Yun tinatawag na confirmation bias. 'Di ba? Na hindi natin namamalayan. Na normal naman mangyari 'yon. Wala namang kakaiba doon na talagang may makakaiwan ng 20 doon, 'di ba? Pwede talaga mangyari 'yon. Kaya lang nagkakaroon lang ng kulay dahil sa sinabi ko. Katulad nito ano, yung ghost tube niya. Katulad niyan, nagsalita ng saan. Ini-ignore niya kasi nga hindi naman ito konektado do sa kapre. Tsaka wala naman siyang pwedeng sabihin diyan sa word na saan. Ito 'yun na papanood ko rin kay Kuya Red eh. Pag yung mga words na gene-generate nitong ghost tube na to na hindi niya magawa ng istorya, 'di ba? Ini-ignore niya katulad nito ni Maestro Ozzy. Tama ha. Saan? Okay. Iba to. 'Di ba? Iba na sa kanya kasi nga hindi niya magawa ng ano, ng connection dun sa ginagawa niya. 'Di ba? Pero subukan mong mga generic na term 'yan na pwede niya i-relate sa kapre, magagawa niya na meaning. 'Di ba? Ayun, maghihintay pa siya ng ano. Ano ang mensahe mo sa akin na nandito ako? Bumabalik ako ngayon. O kaibigan. O kaibigan. O kaibigan niya ako. 'Di ba? Yun ang confirmation bias na tinatawag. Di ba? Eh, kung tutuusin, random words lang yan. Ako nga, nung pagkabukas ko ng ghost tube ko, sorry agad na nabasa ko eh. Di ba? Pwede ko ba sabihin na, oy, sorry, ibig sabihin, yung mga espiritu dito humingi sa akin ng patawad dahil inaabala nila ako. Pwede ba, men? Di ba? Confirmation bias ang inaano neto. Di ba? Wala akong nakikitang paranormal. Mas maganda siguro, alam mo, hindi kita madedebunk kung ang ginagawa mo, men, yung nakikipag-communicate siya sa isip ko. Dahil hindi ko naman talaga makikita yung isip mo eh. Malay ko lang ba kung gumagawa ka lang ng istorya or talagang totoong kinu-communicate ka. Pero yung idadaan mo dito sa tangible na evidence na halata na may confirmation bias ka. Diba? Oh, diba? Ang galing ko talaga mo kayo pagkaibigan sa mga elemental. So kaibigan, anong mensahe mo? Oh, Nina ha, Nina. Oh, nakalagay Nina. Nina? Iba to. Diba? Iba, pagka hindi sumaswak dun sa ano niya, iba to. Diba? Pero kung tutusin, generate lang yun, diba? O, to iwan mo, tingnan natin. Iwan mo. Okay. Ano pong iiwan ko, kapatid na kapre?
kaibigan. Maaari ko bang makuha ang mutya na binibigay mo sa akin? Maghihintay ako ng kasagutan mo ngayon. Kumagat. Kumagat. Okay. Oh, ano pa na yan? So, ano pong ibig sabihin mo? Kaibigang kapre. Diba random word kasi ako yan? Ako ngayon nagdadasal. Ayuhal. Para makausap ka ng maayos. So yung kapre pa may kasalanan, hindi siya nakausap ng maayos. Okay, nangangamusta siya, mga kamaestro. Okay kita naman nyo, tayo. Kita nyo pagka, ano, pagka yung word, halimbawa nakalagay lagay kasi doon, kamusta. Siyempre, pwede niya naman i-relate sa sarili niya. Okay, nakamusta tayo, di ba? Come on. Okay, nangangamusta siya, mga kamaestro. Just imagine, ilang random words yung binubuga ng ghost tube na yan. Diba? Pero ilan lang yung nare-relate niya dun sa ginagawa niya. Hindi ba mga kayo nakakahalata? Na inuulo lang kayo na ito. Okay naman tayo. Okay naman ako, kapatid. Okay naman ako. Kaibigan, kaibing kapre. Okay naman ako. So, pwede ko na bang kunin yung mutyang gusto mong ibigay sa akin? Yan siya nakatira. Napakalaking akasya po niyan. Okay? Kailangan ko ng iyong kasagutan para umpisahan ko ng paghahanap dahil nire-respeto ko ang mundo niyo. Hoy, kumakain daw sila sa mundo nila, sa kaharian nila. Hindi naman sinabi. Ang sinabi lang, kainan. Diba? Tapos may dinagdag ka na pinipilit mo, men, na i-relate eh. Kumakain daw sila sa mundo ng, diba? Men, nakahalata kang barbero yung ginagawa mo dito eh. So, maaari ko na bang kunin ang regalo mo sa akin? Inimbentohan niya lang ng, ano? Kung tutusin, hindi naman sinagot yung tanong mo. Sinabi lang nakainan. Napakalakas po ng frequency. Nandyan po talaga sila. Anong frequency? Ang lakas ng electromagnetic dito, guys. Cementerio. Oh, cementerio daw. Ligaw na kaluluwa to. Naku! Pwede ba? Ito kasing ano to, guys. Pagka ano, ligaw na kaluluwa daw. Pagka hindi niya magawa ng... Guys, itong lugar na to, ito'y dating simbahan, tapos cementerio. Oh, talaga? Dahil sinabi lang na cementerio, parehas kayo ng style ni Bimby. No wonder kung ikaw ay pabor na pabor ka sa ano, sa ginagawa ni Bimby. So, mas mababa, okay? So, kukunin ko na po ba? Oh, ano yung ibig sabihin ng mas mababa? I-ignore mo 'yan kasi hindi mo magagawa kukunin ng ano. Ano ba kaibigan ko, pre? Wala, inignore niya, 'di ba? Kasi hindi nagma-match do sa ano, pero yung kaibigan, yung kamusta, 'di ba? Napaka sigasig ng ano niya doon. Kasi nga kinakausap daw siya. How do you know na ano na kinakausap ka? 'Di ba? Ang dami kasi ng ano, dasalan ko lang yung paligid natin, mga kamayos, kasi ang daming gustong lumapit sa atin. Kinukuha yung energy natin para makausap nila ako. Okay, so dadasalan natin ng matindi to. Inignore niya. Yung sinabi ng okay. Ghost tube. Diyos Ama, nakataslaasa ng mga pangalan sa lahat na may lalang ng langit at lupa. O Panginoon Jesus, humingi po ako ng tulong sa inyo na dalhin nyo po sa mabuti. O pinagdarasal ko po ang mga ligaw na kaluluwa na nandito ngayon din, na pinagdadasal ko po na mag-ano po kayo ng mga anghel bilang sunduin sila at makapunta sila sa iyong kaharian. Tulungan nyo po nawa sila sa Panginoon Jesus. Hello Isana, gabos masa. Yung ano yung dasal na yung Tagalog na naiintindihan natin, lakas-lakas ano. Pero pag yung dasal na yung mala oras yan. Sige, maaari na kayong sumama sa mga anghel ngayon. Mas gusto ko pa sila 88 eh, Sanctum Locum yun eh. Ito ano eh. Sumama na ang mga ligaw na kaluluwa kayo pinagdasal na ni Maestro Osi sa pangalan ni Jesus.
Ayan po yan, mga kapatid. Ayan po yan, mga kapatid, tuloy mga kamaestro. So, abangan natin yung message. Kasi kumakain pa yung kaibigan natin, kapre, mga kamaestro eh. Okay? Chewin, oh. Okay. Oh, paano mo ngayon? Mga ligaw na kaluluwa. Nako, pagka hindi mo, ano, pag hindi mo marerelate sa sinasabi mo, ligaw na kaluluwa na, lumabas kasi doon, chewin. Di ba? Hindi ba pwede chewin ng kapre yan? At okay na. Bumaba na ang ano natin dito, ang presyensya. So, sumama na sila at sa ating panalangin kanina, mga kamaestro, sumama na sila. At ngayon, kukunin na natin. Kinausap na ako ng kapre. Nakausap po sila sa pamagitan ng aking karunungang regalo sa akin ng Diyos, ang aking third eye. Huwag mong gagamitin yung Diyos, men. Diba? Diyan kita lalong aanuhin. Kakarnihin kita sa ganyan, yung paggamit-gamit mo ng Diyos. Diba? Mahiya ka sa sarili mo. So, pwede ko na daw kunin yung ano, yung paano mo nasabi? Ito ha, ano ulitin natin sinabi niya? Nakausap po sila sa pamagitan ng aking karunungang regalo sa akin ng Diyos. Ito naman panluloko nitong taong to. Diba? Gumagamit siya ng ghost tube. Doon niya kinakausap. Eh, kaya niya naman palang kausapin nang hindi ginagamit ang ghost tube. Ang third eye, so pwede ko na daw kunin yung ano, yung mutya. Hanapin na natin. Nung hindi niya makuha yung word na gine-generate sa ghost tube, 'di ba? Pwede na daw ka ano, dahil nakausap niya daw sa third eye, 'di ba? Kabullshitan, 'di ba? Ano silbi sa paggamit nito, men? Men, 'di ba may third eye ka naman pala? Bakit gumagamit ka pa nito? 'Di ba? Anong silbi? 'Di ba doon pa nga lang ano yun eh, katarantaduhan na ito, men eh. At ito, katulad ng sinabi ko na pinipilit ko talaga maging positive ang reaction ko sa'yo kasi hindi pa kita kilala. Pero ayon sa ginagawa mo, sa dami mong kwentong barbero dyan, di ba? Mahirap na mahirap na bigyan ka ng chance. Di ba? Tapos ngayon nakausap mo na bigla sa third eye mo. Men naman. Mas mababa. Okay. Sa likod. Biglang ano na eh, ba't hindi nang i-third eye para mas malinaw, i-third eye mo na lang yung kapre kaysa gumamit ka nyan. Ililigaw ka lang nyan eh. Mo, sa likod ko raw. Okay, nandito daw. O paano mo nalaman yung kapre yung nagko-communicate sa'yo nyan? Hindi ba pwedeng ligaw na kaluluwa? Diba? Okay, hanapin natin. Pinagmumultuhan. Okay. Hindi niya mas... O ano yung... Ito mga kamestro, no, yung mutya hunting natin. Hanapin lang natin. Ano yung pinagmumultuhan? Wala, di ba? Ini-ignore niya. Kapag hindi related doon sinasabi niya. Ibigan nating kapre. Tuloy lang daw. Bedasto. O ano yung bedasto? Sige. Ano yung bedasto? Okay, medyo ma... Pelikula. Oh. Ang daming ligaw na kaluluwa dito na gustong humingi ng tulong kay Maestro. O si mamaya pagdadasal natin yung mga kamaestro. Forward na nga natin. Makikita niya ba yung mutya na yon? Ay, nakita ko na ho yung mutya. Asan na? Okay, nakita ko na ho yung mutya. Okay. Maaari ko po ba itong ipakita? Asan? Ito siya mga kamaestro. Hawak na hawak ko yung mutya. O, patingin. Bigay sa akin ng kaibigan natin kapre. Patingin. Pasensyaan nyo na ako kapre ha. Mamanatili lang daw dito, mag-stay lang daw ako dito. Pasensya ka na, naistorbo kita sa... Patingin ang mutya, patingin! ...sa kaharian nyo. Pero yung mutya niya... Mutya, mga kamaestro. Parang kulay itim eh, oh. Ba't ayaw mapakita? Malakas. Bato yan eh! Bato yan eh! Oh! Mutya, mga kamaestro. Op! Oh, bato yun, di ba? Nanginginig pa po ako. Nanginginig kasi nga sinungaling ka! Pambihira to. Malakas po. Bato yun, no? Itong mutya na to. Okay, buksan. O, buksan mo ngayon. Tatago ko na to, ha? Hindi, buksan mo daw. O, bakit hindi mo sinabi, buksan yung kamay? Bakit hindi mo magawa? Diba? Buksan, no? Pwede mo i-relate yan. Buksan. Buksan mo daw yung kamay mo. Sabi ng ghost tube. Diba? Salamat. Wala, hindi niya inano kasi manluloko to. 100% manluloko ka. Ilalagay lang muna natin. Hindi ko na pwedeng ipakita. Harapin mo ako sa debate. Diba? Harapin mo ako sa debate.
Manluloko to eh. Okay, day. Nire-respeto natin kung ano yung gusto nila. Respeto? Sinabi nga buksan eh. Gusto nga nung kapre buksan, diba? Ba't di mo binuksan yung kamay mo? Sinungaling nito? Bato lang yung kinuha mo dun, Mutiana? Okay. Mukha na sinungaling. Nakakainis yung mga ganitong tao. Salamat. Sinungaling. Wait lang. Salamat sa binigay mo sa akin, Mutia. Salamat. Sugat. Mga ibang spirit diba? Ito. Pagka hindi nag... Forward nga natin. Kinukuha nila yung energy ko, guys, para makontak na lang. Akala ko ba, kanina diba pinagdasal mo na kanina? Tapos sabi mo, humina na yung ano, yung reading. Kasi nga, parang pinagdasal mo na kanina. Ano, inutil yung dasal mo? Diba? At may ligaw na kaluluwa na naman. Ikaw na naman. Diba? Kaibigan kapre, salamat ha. Iiwan na kita, ngayon din ay ipagdadasal ko muna yung mga ligaw na kaluluwa na lumalapit sa akin. Pinagdasal niya na nga kanina eh. Yung nagbibidyo ko, pagsabihan mo. Guys, kapag binuksan ko ang portal o ang aking portal. O, tingnan natin. Okay, sabi niya, ako ang gabay sa mutya mo. So, nagparamdam na agad yung... Oh no! Sa ano, sa mutya binigay sa akin ng kapatid ko, okay? 'Di ba? Biglang nagpabor sa iyo yung ano, yung sinabi. 'Di ba? Biglang nagpabor sa iyo yung sinabi nung ano, nung ghost tube. Tapos pagka yung mga random words na walang kinalaligaw na kaluluwa, ikaw naman, 'di ba? Huwag mo kaming ululin. Electric ko, okay? Electric, okay? So, kapangyarihan sa kuryente. Okay? Ano yan? Pagdarasal lang. Bakit hindi mo masabi kung ano yung elektriko? Hindi, di ba? Pero yung gabay sa mutya, di ba? Na ano mo yun? Anong tawag dito? Na-irelate mo sa'yo, pero elektriko, hindi mo ma-irelate. Di ba? Kasi nga, walang kinalaman. Confirmation bias. Natin guys ang ano, ha? Okay? Pagdarasal na natin guys yung mga... Oh. Ang sinabi niya, tandaan mo yung sinabi niya ha. Bago ano, pag pinagdasal niya. May sinabi siya dito. Ipagdadasal ko muna yung mga ligaw na kaluluwa na lumalapit sa akin. May sinabi ka eh. Kaibigan kapre, salamat ha. Iiwan na kita. Tingnan ngayon natin yung sasabihin nito. Ipagdadasal ko muna yung mga ligaw na kaluluwa na lumalapit sa akin. May sinabi siya dito eh. Pansinin nyo guys ha, kapag binuksan ko ang portal o ang aking portal. Okay ha, sabi niya, ako ang gabay sa mutya mo. So, nagparamdam na agad yung gabay sa ano, sa mutya binigay sa akin ng kapre ko. Okay, electric ko. Okay, electric. Okay. Pansinin daw pagka binuksan daw yung portal, I assume tataas tong reading nito. Kasi binuksan yung portal eh. So kung bibilangin natin, ang baseline nitong reading na to, yung green na yan, 1, 2, 3. So 3 bars to 4. 4 bars to 3 bars, diba? Yan yung baseline niya. So kapangyarihan sa kuryente. Okay, ipagdarasal na rin natin guys ang ano ha. Okay, ipagdarasal na natin guys yung mga ligaw na kaluluwa dito. At pansinin niyo po, kapag binuksan ko ang portal ko, lalakas po ang frequency. So nakikita niyo po. Lalakas daw ang frequency. So makikita niyo baseline natin. Pag binuksan daw ang portal, lalakas daw ang frequency. So ang baseline niya, ito yung ganito ka laki. So ito yung standard. 1, 2, 3. So 3 bars hanggang 4. Usually ganyan eh. Diba? Lalakas daw yan pag binuksan. Yan, diba, green, magiging red po yan. Hindi natin alam. Basta lalong tataas yan. Magiging red daw. Okay, sabi niya magiging red ha. Mga ligaw na kaluluwa na humingi ng tulong sa akin, humingi ng dasal. Binubuksan ko po ngayon. Diyos ang mga tastaasan ng mga pakarihan sa lahat na may lalang ng lahat at lupa. Pagka yung mga dasal na ano, biglang ano, tahimik yung dasal niya pagka yung orasyon.
Bukas ang portal. Oh. Tinitingnan ko yung ano eh, yung cellphone niya eh. Ngayon din kayo ay may pag-usap sa akin. Ngayon din ay kayo ay aking dadasalan. Diyos Ama, nakatastaasan ng makapangyarihan sa lahat na may lalang langit at lupa. Ako po ay Diyos Ama na magbigay ka po ng mga anghel na maghahatid. Ayan, tumataas na maghahatid sa ano, kanila. Ano tumataas dyan? Na maghahatid sa kanila sa iyong parian. Wala naman eh. Maging malaya diba, sila. Diba, baseline pa rin eh. Daya ng mga masasamang espiritu, demonyo at mga masamang elemento na kinukulong ang kanilang mga espiritu at kaluluwa. Ako po diba, yung ang lakas ng boses ng dasal niya ngayon, ano? Pero pag yung ano, hinihinaan niya. Hayaan niyo po ako na gamitin ang dasal na ito bilang kalayaan sa kanila at makapunta sila sa hardin. Okay? Diyos Ama, nakatastaasan ng mga pangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at tupa. Kamangamanga daw. Wala. Okay? Wala. Walang ano. Walang epekto. Buksan mo na yung portal! Aywa, Lily. Sumama na kayo ngayon din sa mga lingkod na anghel ng Diyos Ama. Okay. Oh, asa na? Oh, baseline pa rin eh. Okay, sumama na kayo ngayon. Sumama na kayo ngayon sa mga anghel na binaba ng Diyos Ama. Oh, asa na? Wala, baseline pa rin. 3 bars, 4 bars pa rin. Meron pag-usap sa akin? Oh, Sir John, ang sabi. Sir John? Oh, ano yan? Oh, bakit hindi mo masabi ko ano yung Sir John? Diba? Hindi niya masabi ko ano yung Sir John, diba? Successful po ang ano natin. Alan. Binigyan po tayo ng mutya, guys, ng kapre. Hindi mo nga pinakita eh. Sinungaling talaga to. Agad. Sinungaling ka? Natin, sa... Oh, ba't yung ano mo? Kala ko magre-red yan. Sinungaling to? Post tube sa ating EMF ano natin device sa cellphone. Okay? Maraming salamat. Ba't di mo na binasa? Maestro, ba't magtatapos na po ako? Magtatapos ka na kasi nga nasa 10-minute rule ka. Wala, kabullshitan ano. Alam mo, men, di ba? Ako, I can't deny the fact naman na baka mangalim mo, may nalalaman ka naman talaga dyan. Pero yung kabullshitan na ginagawa mo, it shows. Di ba? Ang unang red flag sa akin, actually may pagdududa na ako sa'yo bago pa man mag-start yung ano eh. Bago mag-start itong video mo, 'di ba? May pagdududa na ako sa iyo, men eh. Kasi nga nireakan mo si Beams at tudupuri ka kay Beams na kilalang fraud. Fraud 'yan si Beams eh. Tapos rereakan mo nang ganyan, men. Kung gusto mong i-ano ang karangalan mo, mag-set up tayo ng debate. Patutunayan kung fraud 'yang nirereakan mo na 'yan. 'Di ba? Mag-set up tayo ng debate. Kung talaga maestro ka, ipagtanggol mo yan, nireakan mo na yan. Si Bimbi. Set up ka ng schedule natin. I challenge you, maestro. Diba? Maestro ka, diba? Tingnan natin pagiging maestro mo. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye.